Bible powers, a Bible key. Video, okay, heto muli tayo sa ating panibagong video. Samahan nyo muli ako sa araw na to dahil gagawa muli tayo ng panibagong set na pambahay set. Itong set na to is para kay Sir Virgilio Andres at Dang Andres from Italy. Pero itong set na to is dadalhin sa Pangasinan. Kaya para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na may mga katanungan sa ating mga video, pwede po kayo mag-PM sa ating Facebook page. Ang account po natin is VideoKN Turkey's Box Randy. Paki-like na rin po and follow my Facebook page account. At para sa ating mga ka-video, okay natin dyan na magtatanong kung magkano ang price nito at kung ano-ano yung kasama ng set na to at kung ano ang sukat ng box ng speaker natin at yung linya natin, abangan nyo na lang po hanggang dulo para malaman nyo. Kaya umpisa na natin. Let's go! Okay, bago natin buuin, pakita ko muna sa inyo ating sukat ng ating speaker box. Okay, ito yung ating tabas. Ang taas nito mga kabidyo, okay. 2 feet. And then, ang lapad niya is 17.5 inch. 4 pieces na 2 feet ang taas at 4 pieces na 2 feet ang taas at 17.5 inch ang lapad. Okay, 4 pieces nito. And then ito naman yung ating pinaka ibabaw at ilalim, pinaka top. Okay, ito yung kanya sukat, 17.5 inch. And then ang haba naman niya 19 inch or 48 cm. Okay, 2 pieces para sa isang box. Bali 2 pieces, bali 2 box ang ating gagawin, kaya 4 pieces na ganito at 8 pieces na 2 feet na kahoy. Kung ilang piraso ang nagamit natin dito sa pambahay set na to, ang ginamit po natin dito ng kahoy is marine at kulang po yung isang buong marine. Okay, medyo kukulangin kayo ng konti sa 2 pirasong box na speaker. Okay, mag-layout na tayo ng ating speaker. So ayan, nakabilog na tayo para makuha natin itong butas na to. Okay, itong butas na to is para sa ating subwoofer na D15 at Pro SW1545. Okay, kaya natin nakuha itong sukat na to at itong butas na to is ito, from dito sa gitna and then dito sa tabi. Okay, ang sukat po nyan is 18 cm. Okay, from gitna and then dito sa tabi, pinakalabas natin, 18 cm. Okay, itong butas na to is para sa ating mid na Pro HM515. Kung paano tayo nagbutas dito sa D15 natin, ganun din yung ginawa natin dito sa ating mid. Okay, from dito sa gitna and then dito sa pinakatabi,
Ang size po, ang sukat po niyan is 5.5 cm. Okay, from gitna and then dito sa tabi para makabuo tayo ng bilog na ganyan para sa ating meat. Okay, yan po yung ating technique sa ating pagbutas. At ito naman yung ating sa Twitter horn. Okay? Ang haba nito is 22.5 cm. Okay? Yung kanyang butas, 22.5 cm, and then yung lapad niya or yung taas niya is 8 cm. Okay, ang gap natin dito is 1.2 cm para sa ating singawan. Okay, ito yung ating dividing network. Crown brand at CN3600.
600 watts at 8 ohms po siya at 3-way. Okay, may kasama na siya ng terminal. Ang ating dividing network and then sa likod niya is meron ng terminal ng ating speak on. Okay, linyahan muna natin. Hinahin na natin yung ating tatlong terminal. Ilagay na natin ng abang. At talagyan natin ng glue. Para hindi magtikit. For safe lang. Okay, yari na yung ating isa. Para ikakabit lang natin sa ating box and then diretso sa ating mga speaker. Okay, ito yung ating subwoofer. And then ang ating mid. At ang ating tweeter. Bali 3-way. Okay, ito na yung ating box. Pakita ko muna sa inyo bago natin ikabit yung ating mga speaker. Pakita ko muna sa inyo yung ating loob ng ating box. And then ilagyan na rin natin ng corner. Plastic corner at handle corner. Okay, kabit na natin ating dividing network sa loob. Ito yung ating tweeter, HT104 at 150 watts at 8 ohms. Crown. Ating mid, KW5N at 100 to 150 watts. And then ito yung ating subwoofer. Crown at 450 watts. Dual po siya. Okay, alin niya nito is gagawin natin 4 ohms para mas malakas yung kanyang impact at mas solid yung kanyang tunog. Okay, kaya ipaparalel natin yung ating dalawang terminal. Okay, ito na nga, yari na yung ating ginawa na wirings. Okay, ito yung ating mid. And then ang ating tweeter. Ang ating subwoofer, diretso sa ating dividing network. Okay, sarado na natin yung ating box. Check.
Okay, testingin natin yung ating left and right kung gumagana yung ating mga speaker at yung ating speaker wire. Kabigin muna natin yung ating balance sa left. Testingin natin yung left kung gumagana. Okay, good yung ating left. Punta naman tayo sa ating right channel. Okay, ito yung ating timpla sa ating EQ, sa ating music. Ang ating bass naka-alauna. And then ang ating treble is naka alas 11. 11 o'clock. Okay, ngayon naman is mag-soundcheck tayo ng ating microphone. Check, check, check. Hey, mic. Test. Hey, hello. Check, mic. Test. Hey, hello. Hey, check. Check. Test. Hey. Hey, mic. Check. Test. Hey. Hello. Check. Hey. Check. Mic. Test. Hey. Hey, check. Hello. Test. Hey. Test. Check. Hey. Hello. Check. Check mic. Hey. Test. Check. Hey. Hello. Mic check. Test. Hey. Test. Test. Check. Hey. 5 3 2. Okay, napatugtog lang tayo ng konti para hindi tayo makapiright sa ating channel. Okay, papakita ko muna sa inyo yung ating linya sa likod, sa ating amplifier at gayon din sa ating player. Okay, para kay Sir Virgilio Andres ng Rome. Okay, ito po yung ating linya sa ating amplifier. Okay, kung makikita nyo po is apat yung ating nagsaksak dito. Apat na RCA. Ito po yung linya natin sa ating cellphone na nagpatugtog tayo. Ayan. Basta ang saksak natin is input. And then sa ating player, sa ating video case, nakasaksak sa ating DVD. Basta sundan nyo lang po yung ating color coding sa ating amplifier and then yung ating RCA. Red is red para hindi kayo mawala. And then white is white. And then pumunta yung ating RCA sa ating player and to the audio output. White is white and red is red. Yan, para hindi po tayo mawala sa ating linya. And then ang ating video output. Ayan po, video output kulay yellow. Yellow din po yung ating RCA. And then yung dulo nito is, and dito po diretso sa ating TV.
TV input or video input. Hindi yung ating linya sa ating amplifier. Right and left channel. So ayan pa yung forma niya. And then yung pagbaklas kabit ng ating speak on, kailangan lang nating hatakin itong pinakaibabaw. Hatakin lang po natin itong pinakaibabaw. And then twist natin sa left. Ayan po. Kailangan nyo lang pong hatakin to. Yung ating pinakalak. Ayan po siya. And then kung ikakabit natin, ayan, meron po siyang palatandaan. Kailangan nyo lang itapat. Ayan. And then suksok nyo and then twist nyo sa right. Ayan, nakalak na po siya. And then pagtatanggalin nyo, kailangan nyo ulit hatakin. And then twist sa left. And then hugot. Ganun lang po siya kadaling i-install. And then pwede rin po kayong gumamit ng flat wire kung sakaling masira yung inyong speak on. Okay? Ito po is reserved. Ganun din po sa kabila. Okay, so okay na tayo dito sa likod natin. Okay, yung ating player is nakasaksak sa input at sa B. Okay? Nasa B po siya. Ito po yung B. A and B. So pupunta tayo sa harap. Ito po yung harap ng ating amplifier at kailangan yung ating selector is nasa B rin siya. Okay? Kasi kung nasa A po ito, ayan, nakaangat siya kagaya nito, ibig sabihin nasa A po tayo. Dapat yung ating nakasaksak sa likod or sa ating RCA is nasa A. Pero yung ating player ngayon is nakasaksak sa B, kaya kailangan natin siya pindutin. So yan, nasa B na po tayo. Kasi hindi po siya tutugtog. Hindi po siya tutunog kapag hindi tama yung inyong selector. Or hindi magkatulad yung inyong selector at yung inyong RCA input sa likod. Okay? And then ang ating volume, sakto na po yung alas 12. Hindi nyo po kailangang itodo yung inyong amplifier dahil kapag tinodo nyo pa at nabibiting kayo sa sound, medyo bibigay na yung inyong gamit. Okay, medyo distorted na siya hanggang sa masira yung inyong gamit. And then ito nga po yung ating timbre sa ating music. Yung ating bass, nakalagay lang po siya or nakatapat lang siya sa alauna. And then yung ating treble or yung ating high is nakalagay lang sa alas 11. Ito po yung ating ginagamit sa ating cellphone. 3.5 jack at RCA yung kanyang dulo. Hindi po kasama ito sa set natin. Okay? So, ang paggamit po nito mga ka-video okay is isasaksak natin pwede sa A. Ayan. Pwede pong nakasaksak sila parehas. Okay? So, kung alin ang gagamitin natin dito, A or B, kailangan sa ating selector sa ating harap is dun din nakapindot yung ating selector. Kailangan natin i-adjust yung ating selector sa letter E. Ayan, kailangan naka-A siya. Okay, play tayo. Okay, volume na natin yung ating music volume. So ayan, naka-alas G's tayo. Hindi siya tumutunog dahil nga siya is nakalagay sa B. Okay? Ang ginagamit natin dito is yung A, kaya kailangan natin pindutin si selector para tumunog siya. Okay, isa-isahin ko muna sa inyo itong set na to, kung ano mga kasama nito. Itong set na to mga ka-video okay na pambahay set natin, na 3-way. Okay, 3-way po yung ating linya rito. At naka-dividing network sa loob ng ating speaker box. Ang ating tweeter dito is, ang wattage niya is 150 watts. At 150 watts na ating need. And then ang ating subwoofer na D15 is 450 watts. And then may kasama siyang heavy duty cord, microphone cord. Ayan, 10 meters po siya. At Quantum brand. Ayan, Quantum brand po siya, medyo malambot siya. And then yung ating XLR is Citronic. At ganun din ang ating PL. Heavy duty cord na po siya. And then may kasama siyang player, TJ Maestro 2. 32 gig. Ayan, itong player na ito is pwede kayong mag-record ng inyong kanta habang kumakanta sa inyong video okay player. And then USB kung meron po kayong keypad. Para sa player na ito, pwede po kayong mag-input nito. Okay? And then ang ating microphone cord is sinasaksak po natin. And then, and then may kasama siyang amplifier na Sakura 735. Ang wattage niya is 700 watts. And then sa ating player is meron po siyang kasama na remote.
remote control at meron po siyang song list or song book. So ito yung ating song book or song list sa ating TJ Maestro. So ayan, updated na po siya July and August 2021. Yung kanyang songbook. So ayan po yung kasama ng ating set sa ating pambahay set. Kailangan nyo lang dito is TV na lang para makapag video okay na kayo sa inyong bahay. And then may kasama po pala siyang microphone, SMC708. Ito po yung ating bouncing microphone, kulay black lang siya. Okay, magkatulad lang po sila ng silver. Ito lang po yung ating available ngayon na microphone, bouncing microphone. Okay, kaya sound check tayo sa ating player. Check P P test. Check P. Check. 5, 2. Hey, check. Test. Hey, hello. Mic check. Test. Hey, check. Hey, test. Check. Hey, mic testing. Mic. Hey, check. Check. Hey, test. Check. Hey, mic check. Test. Hey, hello. Check my haters. Okay, so ito na yung ating gamit. Nabalot na natin at nalagyan na rin natin ang pangalan kung saan pupunta yung ating box. So itong ating gamit ito is papunta ng Dagupan or pipick up siya sa Dagupan bus terminal. Biyahe po siyang Pangasinan. Okay, kaya ikarga natin sa ating service. Okay, dali na natin sa terminal ng Victory. At yun na nga mga kabidyo, okay, napakinggan nyo yung ating sound check. Okay, yung gamit na yun is papuntang Mangaldan, Pangasinan. Pero pipick upin po siya sa Dako ng Dagupan. Dahil hanggang doon lang po yung ating cargo. Okay, yung set na yun is sumabot ng 29,500. At hindi pa po kasama yung ating shipping fee. Ang shipping fee po natin is umabot ng 1,500. At muli maraming salamat sa tiwala ni Sir Virgilio at Dang Andres ng Rome, Italy. Okay, at hanggang dito na lang mga kabidyo. Okay, sa mga hindi pa po nagsasubscribe dyan sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page account, subscribe na po kayo and notification bell, idamay nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. At sa ating Facebook page account, ang account po natin is Video OK and Turkish Box Randy. And pakilike na rin po and follow my Facebook page account para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli. God bless. The best.
Thank you.